Magandang araw sa inyong lahat, guys. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay kung paano ba tayo kikita sa cryptocurrency. Ano ba yung pwede natin gawin para kumita tayo sa cryptocurrency? Pero bago yon, kung bago po kayo dito sa channel ko ay please consider subscribing at huwag niyong kakalimutan i-click yung bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Okay guys, disclaimer lamang po. Hindi po ako isang professional na trader at hindi rin po ako nagtuturo ng mga strategy sa cryptocurrency trading. So isishare ko lamang po yung konting nalalaman ko sa cryptocurrency, buying, holding, and then trading. And then, mayroon pa akong isishare na kung paano kayo kikita ng 1,000 yen. Para to sa mga kababayan natin na nandito sa Japan. So, panoorin nyo ito hanggang sa katapusan para may share ko sa inyo kung paano kayo kikita ng 1,000 yen. Or 1,000 yen worth of Bitcoin. Ayaw magpababa nitong anak ko. Gusto kinakalong ko siya habang nagbibideo ko. Habang gumagawa ako ng vlog. Gusto kinakalong ko siya. Tapos mayroon ding isang bata sa likod. Nangungulit. Hindi tuloy ako makapag-video na maayos. Baba na, baba. Baba. Baba na, baba. Baba na. Baba. Baba. Okay guys, so yun na nga. Mayroon akong tatlong paraan para kumita sa cryptocurrency or sa Bitcoin or Ethereum or ano pa mang cryptocurrency yan. So, tatlo lang yung ginagawa ko para kumita. Unang-una yung pinaka-basic investing or yung tinatawag na buy and hold. Kung saan, bibilhin mo yung cryptocurrency na mababa pa at hihintayin mo hanggang sa tumaas siya. So, ang gagawin mo lang ay i-hold mo siya hanggang sa tumaas. So, ibebenta mo siya kapag mataas na siya. So, i-hold mo lang and then ibebenta mo pag tumaas na siya. Kaya nga tinatawag na buy and hold. Depende sa kung gaano katagal. Depende yun sa strategy mo or sa plano. Kapag ang gagawin mo ay investing or long term investing o kaya buy and hold, dapat mayroon kang mahabang pasensya. Kasi hindi naman agad-agad yan na kapag binili mo na ay tataas na. Minsan pa kapag binili mo, mas bumababa pa. So hihintayin mo na tumaas siya ulit at magkaroon ka ng kita. Kaya, ang kailangan mo dito ay pasensya, patience, at paghihintay. Kasi yung cryptocurrency, hindi naman yan get rich quick. Kumbaga, hindi yan after 1 hour, after 1 day, doble na yung pera mo. So, kailangan mo ng pasensya sa investing or sa buy and hold. Kung wala kang pasensya, baka ibenta mo na siya ng lugi ka. So, kailangan mo ng patience. Yung pangalawang paraan na ginagawa ko naman para kumita sa cryptocurrency or sa Bitcoin or sa Ethereum ay yung tinatawag na day trading or minsan tinatawag nilang scalping. Kumbaga, tatimingan mo yung market. Hinihintay ko or inaabangan ko na bumaba yung presyo ng Bitcoin or Ethereum. By the way guys, ang tinitrade ko ay dalawa lang. Bitcoin lang tsaka Ethereum. Most of the time, recently ay Ethereum yung pinagtitrade ko. Sa day trading naman, hindi lang pasensya yung kailangan mo. Dapat mayroon ka ring strategy at plano. Hindi lang basta-basta bibili ka na mababa and then ibebenta mo ng mataas. Kasi hindi naman effective talaga yung buy low, sell high. Napakadaling isipin buy low, sell high, pero sa totoong buhay or sa actual trading na, hindi mo malalaman kung kailan siya low at hindi mo malalaman kung kailan siya high. Bakit? Gusto mo na namang umextra? Nagbablog si Papa eh. Umiextra ka eh. Oh, babay ka na, babay. Oh, babay ka na. Bye-bye. Ito na yung anak ko. Nangungulit. Ni-stop yung vlog ko. Huwag ka maingay. Okay guys, balik tayo sa day trading.
Sa day trading naman, guys, hindi lang basta-basta buy low, sell high. Tingin ka doon, oh. Tingin ka sa camera. Oh. Aray! Ang ginagamit ko sa day trading ay yung Bitflyer. Yung Lightning na tinatawag. Kasi kapag Lightning yung ginamit mo, mura lang yung charges doon. Recently, tinitrade ko yung Ethereum. Kasi maganda naman yung fundamentals niya. Tsaka yung Bitcoin. So yung dalawang yun ang ginagamit ko or tinitrade ko. Bitcoin tsaka Ethereum. Kasi ang ginagamit ko na application ay yung Bitflyer nga. So ginagamit ko yung Lightning or yung spot account doon. Wala pang 1% yung charge nila, nasa 0.15% lang yata yun bawat trade mo. Tsaka depende sa kung magkano yung amount na ititrade mo. And then dun naman sa buy and hold, ang ginagamit ko ay yung coins.ph. Kasi buy lang ako ng buy doon at naka-hold lang yon. Hihintayin ko na tumaas siya ng tumaas. So kung baguhan lang kayo sa cryptocurrency at gusto nyong itry na mag-invest, ang gawin nyo lang muna ay yung buy and hold strategy. At pag-aralan nyo muna yung kung paano mag-trading. Kasi yung buy and hold ay hindi gaanong stressful yon. Kasi hintayin nyo lang na bumaba yung presyo and then bibili kayo. And then i-hold nyo lang yun hanggang sa tumaas siya. Yun nga lang, mahaba yung kailangan nyong paghihintay. So, kailangan nyo ng mahabang pasensya. Sa day trading naman ay yun ay stressful. Matrabaho yun. Kasi kailangan yung pag-aralan kung paano talaga yung mga magandang strategy. At hindi lang yun. Kailangan nyo rin i-practice yung strategy kung gagana ba siya sa inyo. Sa day trading kasi, hindi lang laging panalo. May talo, minsan talo, minsan panalo. Yun nga lang, dapat mayroon kang strategy na sinusunod para mas marami yung panalo mo kaysa sa talo. So kung plano mo talaga yung day trading at gusto mong subukan to, kailangan mag-aral ka muna. Maraming mga tutorial sa YouTube. Marami ng ibang channels na gumagawa ng magagandang tutorial. Yung mga talagang day trader na. Kumbaga marami na silang experience sa cryptocurrency day trading. So panoorin nyo yung mga videos nila kung paano yung mga strategy na ginagawa nila para kumita sa day trading. Isa pang paraan, pwede rin kayong magbasa ng mga libro tungkol sa technical analysis tsaka fundamental analysis. Maraming mga libro na pwede nyong basahin para matuto kayo ng technical analysis, yung mga candlestick, mga patterns at iba pang mga indicators. Okay guys, ito naman yung pangatlong paraan para kumita tayo ng Bitcoin o kaya ng pera sa Bitflyer wallet app. Kasi mayroon silang program na referral program. Kumbaga, kapag may na-refer ka, pwede kang kumita ng 500 yen. And then yung taong i-refer mo naman na mag-o-open ng account sa Bitflyer wallet app ay makakatanggap naman ng 1,000 yen or 1,000 yen worth of Bitcoin. So kapag nag-open ka ng account sa Bitflyer ay makakatanggap ka ng 1,000 yen na Bitcoin kapag ginamit mo yung link na nasa description sa baba. So para makatanggap kayo ng 1,000 yen worth of Bitcoin ay gamitin nyo yung link ko sa description sa baba and then mag-open kayo ng Bitflyer account nyo, Bitflyer wallet app account sa cellphone nyo or sa smartphone nyo, Apple man yan o kaya Android. Ang program na to na referral link ay applicable lamang sa iOS tsaka sa Android. So gamitin nyo yung smartphone, hindi yung desktop or computer. Ang kailangan nyo lang pag nag-open kayo ng account sa Bitflyer ay kailangan nyo lang ID, valid na ID. Kasi yung Bitflyer o kahit ano pa mang application yan ay nangangailangan ng ID verification. Kaya kailangan nyo ng ID sa pag-open ng Bitflyer wallet app account. Okay guys, kung bago po kayo dito sa channel ko ay subscribe nyo na yung channel ko. At i-click nyo yung bell button pati na yung all para updated kayo sa mga susunod ko pang mga vlogs. Okay guys, hanggang sa muli, salamat sa panonood.
Happy investing and enjoy trading. Bye-bye. God bless everyone.